What's up, bagets? Paano nga ba gawin ang letterbox effects katulad ng ganito at ganito na nakikita natin sa mga cinematic YouTube video? At meron din akong gawang video o pinakitang video nung nagpunta kami sa may aquatico sa may La Ia, Batangas. At ang kuha ko ng EOS M6 Mark II dito sa Doha, Qatar. Tara, subukan natin. Paano nga ba gawin? Ngayon, nandito tayo sa harapan ng computer. May dalawang klase kung paano gawin ang letterbox effects gamit ang Final Cut Pro 10 para maging cinematic look ang mga video natin. Dito, may kinuha na akong video at dito natin gagawin yung letterbox effects na gamit ang keyframe. So, play natin siya. Tanggalin natin yung audio para magbuang cinematic siya. What? So dito sa portion na to, dito magsisimula na magkakaroon siya ng letterbox effects na gamit ang keyframe. Ito tayo sa may inspector tab, ito tayo sa crop, at sa may top at bottom ng part ng crop section o ng crop tab, tick natin tong add a keyframe. Add a keyframe tayo sa top at add a keyframe tayo sa bottom. So, kung titignan natin yung show video animation, nagkaroon na siya ng keyframe mark. So, dyan magsisimula, nalalabas yung letterbox effects. Ngayon, forward lang natin siya ng onte, mga 5 frames. I-set na natin ang tab sa may inspector tab ulit. I-set na natin ang top ng 100. At set din natin ang bottom ng 100. Para mag-balance yung letterbox effects niya. So kung ipi-play natin siya, dito sa simula ng keyframe na to, dyan lalabas yung letterbox effects. Yes, ganun siya. And then, mag-play tayo ulit at magsiset lang tayo ulit ng add a keyframe para magsisimula na mawala yung letterbox effects niya. So, add a keyframe again sa top and add a keyframe again sa bottom. So, magkakaroon na siya dito ng keyframe mark sa may video animation niya. So, just move forward, frame forward, then make the top portion of the crop into 0, 0, then 0. Para magsisimula yung letterbox effects niya na mag-fade out. So, tignan natin. Yes. 'Di ba? Lumabas yung letterbox effects niya. At dun sa part na nilagyan natin ng keyframe, nawala yung or nag-fade out yung letterbox effects niya. Ulit din natin. Yes. So, dito sa video animation niya, ang first keyframe mark natin, dyan siya magsisimula na lumabas yung letterbox effects. At dito sa pangalawang keyframe, fully effective na yung letterbox effects niya. At dito sa pangatlong keyframe mark niya, dito na magsisimula mag-fade out o mawala yung letterbox effects.
At dito sa pang-apat, dyan na siya talagang fade out. Tignan nyo yung video animation. Nagsimulang lumabas, fully na lumabas, at magsisimulang mawala, at fully na nawala. Ganun lang kasimple ang paggawa ng letterbox effects na may keyframing. Wow! Ngayon, ang ipapakita ko naman ay ang gamit ang letterbox effects ng Final Cut Pro 10. So, tatanggalin natin to. Delete lang natin to mga keyframe na to using delete keys. So, kung ipi-play ulit natin, wala na siya ngayong letterbox effects. Ngayon, pupunta tayo dito sa may effects tab. Sa effects tab, pupunta tayo sa may stylize. At itatype natin letterbox effect. So, itong letterbox effects, automatic niya nang lalagyan ng margin o black color na margin yung video natin. Ngayon, sa may inspector tab, ito na siya ngayon, yung letterbox effect. Na nagkaroon na siya ng border size na 0. Ngayon, pag sinet natin to, dun siya lalaki. O, dun siya magkakaroon ng letterbox. So, kung ipi-play mo yan, from the start up to end, fix na ngayon yung letterbox effects niya. So, ganun lang din kasimple at ganun kadali ang paggamit ng letterbox effects at paggawa ng letterbox gamit ang keyframing. So, hanggang sa muli. Kung bago ka lang sa channel ko, pahit mo lang yung like, subscribe, at pakicomment mo na rin ang tungkol sa video yung ginawa ko. Maraming salamat.